Alright guys, mayroon tayong i-repair dito na TV surplus JVC. Ang problema ay saksak na din. Okay, good ang kanyang standby. Hintayin natin guys na mag-power on. Ayan. So yeah, so sa vertical section tayo. It's either vertical IC or mga putol na resistor or yung supply kapos, ganyan guys. Tingnan natin kung ano ang possible na problema. Ayan, so naguguhit na siya. And then sa tingin ko guys, yung out of focus siya, hindi siya naka-focus, or yung kanyang socket may problema. Kasi ginalaw ko na kanina yung adjustment niya dun sa likod. Kaya lang malabo pa rin. Parang malabo pa rin guys. So buksan natin guys, tingnan natin kung anong problema. Okay, so ito yung board guys. Nalinis na. So ito guys yung kanyang vertical. Oh, mainit. So yung pagsaksak ko lang ngayon guys, yung pagtesting lang natin is mainit na tong IC. So I'm sure na IC ang problema. So try natin palitan yung IC. And then yeah, maghanap tayo. So yung IC niya guys is 7840 ang kanyang, yeah, ang kanyang part number LA7840. Yeah, sa tingin ko okay naman yung kanyang soldering. Okay naman. So, yan lang guys. Palit tayo ng vertical IC. So, ito yung original guys. LA7840. Yeah. Wala akong ano guys, bago nito. Pero meron ako nakalgal. Pero meron ako nakalgal na LA7841. At saka LA7840, pero hindi ako sure kung gumagana itong mga ito. Yeah, tinanggal ko lang ito kasi guys noon, then nilagay ko diyan sa lagayan ko ng mga components, kaya hindi ko na-check kung okay ba ito. So, i-try natin guys ilagay itong dalawa na ito. Yeah, isa-isay natin. Kung hindi nagana to, di try natin yung 41. So, ito muna ng 40 ang ilagay natin. LA7840. Okay? Ilagay ko lang guys. Okay, nilagay ko na guys yung kanyang vertical IC. Testing natin. Okay, nag-oscillate na yun guys. Kasi hindi ko pinatay. So kapain natin. Oh yeah. So buo na yung kanyang raster. Buo yung screen niya guys, at saka hindi siya nag horizontal line. Ayan. Parang yeah. May mali, may problema doon sa kanyang kulay ba yun? Yeah, malabo guys eh. Yeah. So, try kong lagyan guys ng antenna. Alright, nalagyan ko ng antenna guys. And then functional naman lahat yung kanyang cocktail switch. Kaya pala may ibang kulay guys na nakikita ko. Yun yung mga ano, mancha na CRT. Gawa nung hindi ko naisaksak itong degausser niya. So, I think guys, okay nang. Problema lang is yung vertical IC na ito. So, same pa rin yung nilagay natin. Itatago ko ulit itong 7840. Baka okay pa yan. So, IC lang guys ang problema niya. Yeah. Ano pa? Yeah, ito na lang. Yung tactile switch na lang niya. Ay, hindi. Ito na lang mga pindutan niya, guys. Ang gagawin ko. Kasi, warak-warak na. So, ilagay ko yung degausser niya, guys. And then, itestin natin ulit.
Okay guys, testing natin na nakalagay yung degausser. Isang pang-uulitin ko. Kala mo bagong palibig yung kalang liquid fabric conditioner. Kala ba sa kala? Yeah, meron pa rin, mancha kasi nag-iiba yung kanyang kulay. Madali lang yan guys. Kulin lang natin yung degausser natin, yung manual degausser natin para matanggal yung mga mancha na yan. Okay? Linisin natin guys. Okay, linisin natin guys, tanggalin natin. Ito yung pantanggal ko guys na ginawa ko din, degausser. And on? Yeah, on. Ayun, linaw. Ba't ganyan? Nagbablock. So, gawa yan guys ng flickering. Flicker, ano ba yan? Yung hertz ng kuryente natin. Pero dito guys, malinaw na. Okay? Okay, hanggang dito na lang guys yung repair natin. Itutuloy ko na lang yan. Verticalize lang guys ang problema. So, kapag ka nakatulong naman tong video na to guys, please like naman tong video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe. And guys, thank you for watching.